Magandang araw ho, andito na naman kami at ang atin pong iluluto ngayon ay ang adobong baboy na may mani. Kung sa probinsya ho sa Visayas, ito ay kilala, mas kilala sa tawag na humba. Masarap po ito pero kailangan paminsan-minsan lang natin iluluto, siguro isang beses sa isang buwan. Kasi pag dinalasan ho natin, halimbawa pag ginawa natin na linggo-linggo, baka mapaga ang reunion natin sa ating mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay. Ang atin hong mga sangkap ay ang mga sumusunod. Isang kilong liyempo, 1/4 na mani, 7 butil ng bawang, isang sibuyas na malaki, 2 dahon ng laurel, 30 butil ng paminta, 1 kutsarang asukal, 1 kutsarang suka, at 7 kutsarang toyo. Kaya simulan na natin ito. Atin hong gagawin ngayon ay paghahalo-haloin na ho natin ang ating mga sangkap. Una ho ay ang baboy. Ayan. Pangalawa, ang mani. Ang toyo. Maingay ang aso. Naamoy nila. Gusto siguro nila. Ang suka. Ang sukal. Laurel. Sibuyas. At bawang. Ngayon ho, ihalo na natin. Haluin lang natin ang mga ito. At pag nahalo na ho ito, ay tatakpan na natin. Pagkatapos nating takpan po ay sisindihan natin natural yung ating apoy, pero maliit lang o slow fire lang ho. Slow cooking ho ito eh. Napansin nyo ho, wala tayong mantika kasi ang baboy syempre ay nagmamantika naman siya. Ang unang set ho ng apoy natin pag natakpan natin ay 30 minutes slow fire. Hindi ho natin bubuksan. Hindi ho tayo mag-aalala kung aapaw ito sapagkat hindi ho aapaw dahil slow fire lang naman po. So nahalo na natin. Tatakpan na natin. At bubuksan na natin ang ating apoy ng slow fire lang. Yung maliit lang. Ayan, slow fire na po. Ayan na po. Slow fire lang. For 30 minutes, we will do this. Slow fire for 30 minutes. Ito na po. After 30 minutes ay papatayin na ho natin. Slow fire after 30 minutes. At hayaan lang ho natin siya na nakatakip ng 10 minuto. Kasi may init pa ho yan at mas madaling lalambot ang ating niluluto. Ito ho, after 10 minutes, pagkatapos ng 10 minuto, bubuksan na natin at ayan na ho siya. So, imimix lang ho natin siya. Napansin nyo ho kanina, hindi ho tayo naglagay ng tubig. Kasi may nagtutubig ho talaga siya, basta slow fire lang. So, mix lang ho natin. Medyo may na tayo sa mixing. Kung nandito ho kayo, maamoy nyo yung aroma ng mani at saka ng yam, ang bango. Yan ho, wala tayong tubig pero nakita niya yung tubig. Yung atin humani medyo malambot na rin. So nahalo na natin siya. Isasara ho uli natin ito. At hahayaan rin ho natin ng 30 minutes na slow fire ho uli. For 30 minutes. Ayan. 30 minutes slow fire again. Ito na naman po kami.
Pagkatapos na po ng 30 minuto ay pinatay na natin ang apoy at pagkatapos ng 10 minuto ay bubuksan na natin ito. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin ay inimix ulit natin. Napansin niyo, medyo wala na siyang tubig. Kaya, at titingnan ho natin yung kung malambot na siya. Kuha tayo ng tinidor. Ay, naku, medyo malambot na. Pero, imimix natin. Imimix natin siya. At maglalagay na ho tayo ngayon ng tubig. Kasi medyo natutuyuan na siya. Tingnan ho natin kung malambot na yung mani niya. Medyo malambot na. Okay. Lalagay tayo ngayon ng tubig. Kalahating taas ang tubig. Ayan. Nasa inyo na rin po kung maglalagay pa ho kayo ng toyo. Pero itong niluluto natin medyo dark na siya eh. Ayan. Dark na po siya. Kaya kahit hindi na ako tayo maglagay ng toyo. Pero nasa inyo ho yan. Kung sa palagay nyo ay kulang pa yung toyo, pwede ho kayong maglagay. So ang gagawin natin, tatakpan uli natin at malalambutin pa natin ng another 30 minutes. 30 minuto pa po uli na palalambutin natin ito. Slow fire pa rin, slow fire. Ito na po, pagkatapos ng 30 minuto at pagkatapos ng 10 minuto na pagpahinga ay binuksan na natin at nakikita po natin na malambot na siya. Napakalambot na. Pati yung mani ay after 20 minutes, bubuksan na po natin siya. Ayan na po. Luto na po ito. Ayan. Mix na po natin. Mix na po natin. At malambot na. Yung peanut, malambot na. Yung ating yem po, malambot na. Kung napansin nyo po ay matagal yung ating pagluluto. Halos 2 oras. Kasi slow cooking ho tayo. Isa sa pinaka-advantage ng slow cooking ay masarap at malinamnam yung pagkain. Anumang pagkain na niluluto ito. Kung karne siya, kung anumang pagkain. Napakasarap at napakalinamnam niya. Ito na po ang masarap na liyempo, adobong liyempo na may mani. Kung sa Visayas ay humba. Kain na po tayo. Please like, share, and subscribe. Until next time, God bless everyone.